And I just want to present a simple logic here, sir. Accusing me of whimsically. Mr. Chair, General Karamat. Yes, sir. We're yes, not Congressman. Accusing you here. Be careful of your words. We're not accusing you here. We're asking questions, and that is our job. Remember not, that. Noted po, Mr. Chairman, sir. Oh, why are you accusing me? Sama kami rito eh. Sorry for my words, sir. Actually, naunahan lang ako ni Chairman Akop. I was offended by your words. I'm sorry, Your Honor. I was really offended. Yes, sir. Be careful. We're trying to ferret out the truth. At kung wala kayo sa tama at ando kayo sa mali, pasensyahan po tayo. Mr. Chair, ang punto po kasi dito, kaya kung bakit seryoso tayo sa issue na to. Itong operation sa against Hong Sheng, eh mababasura na talaga ito, Mr. Chair. Kasi yung mga pulis, yung operatiba, wala na eh. Eh pinagsisibak yung pulis natin, malabo na. Let me clarify, sir, para hindi tayo nagkakagulo dito, hindi, sir. Hindi, magulo talaga kasi yung sagot mo kanina, you just leave because of that. Yes, sir, because actually, sir, yes, sir, I personally know the operation, sir. Sandali po, yes, sir, no lang muna. Kakapasok lang na balita. Grabe, nagalit ang Kongreso kay General Karamat sa kanyang mga sinabi. Matapos sabihin sa kanya ng mga congressman, wala sila dito pinagbibintanggan. Pinayuhan siyang magdahan-dahan, meron din kami ditong general. Ayon kay Congressman Romeo Acop, dating ex-general, mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo, hoy. Wala kami dito pinagbibintangan. Sumagot ka lang ng tama sa mga tanong. Huwag ka dito magyayabang. Dagdag pa ni Congressman Retired Cornel Busita, ang punto lang naman talaga namin dito ay itong issue ay hindi sana mapagtakpan. Kasi ano pa iimbestigahan namin dito? Kung yung mga pulis na nag-raid dito sa Pogo ay pinag-aalis mo na, kaya sabihin mo General Karamat dito ang totoo. Totoo ba PNP Chief ang nag-utos tanggalin sila? And I just want to present a simple logic here, sir. Accusing me of whimsically. Mr. Chair, General Karamat. Yes, sir. We're yes, not Congressman. Accusing you here. Be careful of your words. We're not accusing you here. We're asking questions, and that is our job. Remember that. Noted po, Mr. Chairman, sir. Why are you accusing me? Sama kami rito eh. Sorry for my words, sir. But kaya nga, you be careful of your words. Noted po, sir. Thank you. Yes. I just want to present... Wait, General Ramat. That goes with us, me as well, the chairman, yes, and sir. My co-chair. Actually, naunahan lang ako ni Chairman Akop. I was offended by your words. I'm sorry, Your Honor. I was really offended. Yes, sir. Be careful. We're trying to ferret out the truth. Because there's an instruction from the President and the Speaker. And the Speaker told us to ferret the truth. And we are doing our job as well as you are. All of us, being a part of this government, we have to do our share. At kung wala kayo sa tama at ando kayo sa mali, pasensyahan po tayo. That is our task. Mr. Chair, ang punto po kasi dito, kaya kung bakit seryoso tayo sa issue na to. Itong operation sa against Hong Sheng, eh mababasura na talaga ito, Mr. Chair. Kasi yung mga pulis, yung operatiba, wala na eh. Deploy na. Eh una pa lang salbo ng kaso for further investigation. Doon pa lang malabo na. Eh pinagsisibak yung pulis natin, malabo na. Now, ang instruction po ng ating Pangulo, BBM, is banning of POGOs. Whether illegal or legal. So, ako po, galing sa PNP. Pag ito ay hindi nabigyan ng attention, yung instruction po ni Pangulong BBM, eh parang lalambot eh. Matatakot na yung mga pulis, yung mga operatiba. Eh paano pa sila magtatrabaho? Andiyan si Colonel Attorney Tomas. Yes, Mr. Chair. Balmonte. You can ask kaya, him. With respect to Honorable Congressman Barbers, yes, totoo po. Pwede nating skip na itong issue. Pero, malaki po ang epekto nito sa instruction ni PBBM. Banning of POGOs. Kasi nga, bilang retired police, matagal ng practice yan, talagang pag mag-operate ka, makikita mo, ops, delikado yan. Atras yan. So, napakahalaga po nito. And in fairness to General Karamat, sir, sabi po ninyo, prior to operation on February 1, 2023,
may nakaambang reassignment na si Colonel Alejandro. Ang tanong ko lamang po sa kay General Karamat, di po ba merong Senior Officers Placement Board, SOPB sa PNP? Tama po ba? Sinasabi po ninyo na prior to said operation, eh talagang port transfer na si Colonel Alejandro. Ang tanong po, nabanggit mo na meron po kayong independent SOPB. So, na-process po ang transfer niya. Yes, sir. So, meron pong SOPB resolution. Tama po ba? I presume because the order was issued. And as a director of the CIDG, it is my prerogative also to choose my men, sir. Kasi po, Mr. Chair, kung totoo po yung sinasabi na hindi pa nagkakandak ng operation, may nakaambang transfer na kay Colonel Alejandro, ang mga kasuporta po dito, board resolution. And yung pong powers and prerogative ng commander na katulad nito, nagkandak ng operation, may mga kinasuhan, eh alam natin na pwedeng i-hold ng commander yung transfer. If ever, na merong board resolution na. One quick question lang, Mr. Chairman, in regards to your query to... Will the good Congressman Basidi allow? One quick lang. Congressman Paduano. Chairman Paduano, you are recognized. Thank you, Chairman. Anyway, as you mentioned, General Karamat, you were installed as a CIDG chief. That was January, tama? January 1. That's correct, Your Honor. Okay. Now, tapos nag-leave ka because you're abroad, sabi mo. No, my leave... 2024 already, sir. Yung lead ni Colonel Buyakaw, sir. Let me clarify, sir, para hindi tayo nagkakagulo dito, sir. Magulo talaga kasi yung sagot mo kanina, you just leave because of that. You did not know that operation because you're on leave. Diba? That's correct, Your Honor. Oh, that was February. No. That's a different operation, sir. Dalawang operation tayo dito, sir. Yung time ni, ni Alejandro, na operation. Okay, sir. You're on leave or not? No, sir. Oh, so... Alam mo? Yes, sir. Because actually, I personally know the operation, sir. Dali po. Yes, ano lang muna. Yes, sir. Oh, do you know the operation of Colonel Alejandro? Because right. I was the one who approved the said operation, sir. Okay, you approve now. Yes, sir. How long is Colonel Alejandro as the RFU of? Nadatnan ko na lang siya po, sir, sa RFU 3 when I was assigned as the Director of Criminal Investigation and Detection Group, sir. Kaya nga eh. That is why I'm asking you now, how long did Colonel Alejandro stay? Kasi sagot mo kanina, rutinary, di ba? Di ba sagot mo kanina, rutinary? Yes, sir. Oh, kasi ang sagot mo, rutinary at saka trust and confidence. Yes, sir. Oh, that's now, correct, sir. Ang tanong ko nga, when was Colonel Alejandro assigned as Regency Chief? Ang sagot mo kanina, rutinary. Then... Trust and confidence. According to my staff, sir, he was assigned there as a regional chief of CIDG in Region 3 for 6 months, sir. Oh, 6 months. Oh, kita mo. 6 months before his relief. That's correct, Your Honor. Oh, kita mo 6 months? Hindi, pwede yan. Kung talagang promotional, purposes, kasi full colonel na siya eh. Di ba, kailangan niya kumuha ng, kung nasa linya sa, pwede kukunin yung entry, di ba? Now, but the question is just 6 months now. Okay, rutinary, medyo malabo. Next is trust and confidence. Nakaupo ka, alam mo yung operation niya, successful ang operation niya. Is it not trust and confidence with regards to your trust? As I said, Colonel Alejandro? As I said before, sir, before the operation conducted by Colonel Alejandro, which was personally approved by me, he was informed already of the impending reshuffle. And alam ko yon. Yes, sir. Alam ko yon. But ang sinasabi mo is he was informed. But now, ang basis mo is rutinary. Hindi pwede, 6 months. Second is trust and confidence. He was informed but this operation is successful. And during rutinary, special operation, oh, question of trust and confidence. You don't have trust and confidence to a police colonel that has just operated successfully against Pogo? As I said, there is no connection to the operation of Pogo. Why he, Colonel Alejandro, was relieved? Of course, that is your excuse or your defense. But what? Ako, Colonel, kahit siguro mga kasapi dito, members dito, and even the public now, monitoring us,
may cloud of doubt. Pasensya na po, the back of my mind is, it is not all about routinary and question of trust and confidence. Kasi routinary, malabo, trust and confidence, magandang performance, successful yung operation. So, that is you, that's what you're telling us, na na-inform. Pero kahit na-inform mo eh, magaling palang bata to eh. Di ba? Kaya Mr. Chairman, yung doubt, personally, and I hope, yun din siguro yung mga nasiisip ng mga members dito, ay yung dapat, Mr. Chairman, ang dapat ayusin natin sa organisasyon ng polis. Kasi laging bata-bata. It is not based on performance. Kasi yung trust and confidence yan is precisely bata-bata. Whether the organization or the officers in front of us will admit, but that is now the normal practice in the police organization. And we want to check it. Kaya ayusin natin yan. Kaya, but of course I respect what the defense of General Karamat. But sabi ko na nga, this is all about investigation in AW legislation. At yung puntong yun, nangyayari yan kahit saan. This is not only happening with the CIDG. This is happening all over the country. Yung question of trust and confidence na equals bata-bata. Oh, kaya nga nililipat yung mga taga-probinsya papunta dito kasi yung mga boss nila dati is nakasign sa mga juicy at saka strategic position dito ngayon. At kailangan pa namin dun sa probinsya kasi nga bata. Bata nung nakaupo. And again, Mr. Chairman, lastly, gusto ko lang ulitin, no? Maybe the committee report maliban dun sa dito, sa Pogo at saka dun sa mga previous sa investigation na ginawa natin, we should put that end. Dun sa committee report natin, dapat may legislative action that will be undertaken with this under this committee, Mr. Chairman. Okay. Thank you. Thank you. Before I yield back again kay Congressman Bosita, I will be recognizing you for a brief interjection. But just, may question ako kay General Karamat. General Karamat, last na, baka makalimutan ko lang. General Karamat, kaprase na lang, Chairman. Chairman ako, pasensya ka na. General Karamat, may kilala ka bang JP Samson, yung may-ari ng West Cars, ng yung dinala sa kay Alice Go? I cannot remember, sir. Hindi ko ma-recall kung may kilala kong JP Samson, but as far as I know, wala akong kakilala, sir. General Karamat, you're under oath, ha? Yes, sir. I'm telling you. I'll be showing you a picture of John Patrick Samson and you together. But pictures, hindi naman magsasabi yan na meron kang involvement. But what I'm trying to say is kilala mo. I will send it to you, General yes, Karamat. Yes, because what we wanted is to ferret out the truth. And I will try to give it to you or you to find out kung nare-recall mo yung si John Patrick Samson. Si John Patrick Samson is the owner of the West Cars that was used by Alice Go doon sa kanyang mga sa Pogo at doon sa kanya sa Banban. And that's the reason why I'm asking you, I'm just testing you kung kilala mo. Tapos sinasabi mo hindi mo siya ma-recall. But now, are you going to tell us that you can recall him already? Not all, Mr. Chairman, sir. As a CIDG director, many were inviting you, but it does not mean na yung kasama ko doon sa picture kilala ko. We are just like politicians. Anybody can take a picture with us, sir. General Karamat, we are not trying to tell you that you have involvement. Ang sinasabi lang namin kanina... Wait. I'm still talking, you know? Yes, sir. Ang sinasabi lang, tinatanong ko kung may kilala ka. Sabi ko, kaya nga pinakikita ko sa iyong picture, ngayon nare-recall mo na siya. Yes, sir. O yan! O, di na-recall mo na, kilala mo na, that's it. I just met him in one of the occasions, sir, but okay. I do not know him personally, sir. You don't know him personally? Yes, sir. Oh, this is one of the occasions that you have... Yes, sir. Be with him? Yes, sir. That's it? Yes, sir. Wala naman po kami sinasabing iba dito eh. Ang tinatanong ko lang kung may kilala kayong JP Samson. Your question is kung kilala ko, sir. I cannot recall, sir. Dahil sa dami ng nakikilala kaya ko, nga, sir. And then I cannot recall back. Their name already, sir. Wait. Then I answer back. Then I said, pakikita ko para at least ma-recall mo. Okay? So picture, sasabi na na-encounter mo siya. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba
at atin pong babasahin isa-isa